So magandang araw sa lahat. So medyo matagal tayong nawala. So sa taong ito, year 2022, ito yung bagong video na gagawin natin. So ito yung isang unit ko. Binaklas namin yung makina kasi magpapalit tayo ng clutch lining, tapos sasali tayo sa isang event, endurance na 1,000 kilometers. So papakondisyonin natin yung makina niya. Ang gagawin natin is magpo-port and polish tayo. Tapos papalitan natin ng malaking carburetor. So ang tinakbo, ang odometer nitong motor na to is nasa 30,000 na. Check natin. So naka racing CDI na siya. Saka Phaeto ignition coil. Tapos yung takbo niya, ayan, 33,200. So ba't natin papalitan? So hindi pa talaga defective yung clutch lining nito. Pero sa odo natin na 33,000, malapit na siya sa 40. Usually yung mga kliyente natin dito na nagpapalit ng clutch lining is nasa around ganitong odometer din, nasa 30,000 to 40,000. Pumapalya na yung ano, yung clutch lining. Hindi na agad kumakagat pagkatapos kumambyo. So uunahan na natin, papalitan natin ng pit spike. Ayan. So naka-lowered to. Medyo maliit yung tires na nakakabit. Kasi ang hinete na magdadala nito is hindi ako sa event. So yung height ng hinete yung pinagbasihan natin dito. So ang height niya is nasa around 5'3", 5'4". Nasa 45 kilos to 50 kilos yung hinete na gagamit nitong unit. Ayan, so medyo lowered siya. Tapos medyo magaan na rin to kasi maliit yung gulong. Tapos yung battery maliit na din. So lalagay natin yan dito mamaya. Hindi yung standard na pinaglalagyan natin. Dito namin siya ikakabit sa itas. Parang ganito. Ganyan. So itatago natin siya. Papakita natin yan mamaya. Bumili lang kami ng cable tie. Tatali lang namin. Tapos papakita natin yung kondisyon ng makina, ng itsura. So ito yung makina. Ayan. So makikita nyo pa yung medyo meron pang puti dito na side sa bandang exhaust. Ayan. Tapos brown yung sunog sa piston. Wala siya gaanong carbon build up kahit 30,000 kilometers na siya. Kasi tama yung gasolina na ginagamit natin, tsaka maganda yung maintenance, maganda yung oil, maganda yung langis. So ito yung mga epekto. Ayan. So hindi bugbog yung makina mo. So papakita na natin yung sa head na mga parts. So ito, ito yung head niya. Ayan yung itsura ng barbula. Focus muna natin. Ayan. So yung intake niya is golden brown. Tapos yung exhaust niya is brown. Yung spark plug niya medyo madilim lang. Hanap tayo ng ano. Yun. Maganda yung sunog. So mumurahin lang to na spark plug ginamit natin. Hela twin electrode. Ayan. So napakaganda ng sunog. Malayo siya sa overheat kahit naka racing CDI siya at naka Phaeto. So malakas yung kuryente nito, pero ang nilagay ko na jet is sinobrahan ko unti para maging optimal yung reading. Tapos regular gas pa din yung gamit. O tawag ng iba is unleaded.
regular talaga yan. Kasi lahat ng gasolina unleaded. Wala nang leaded ngayon. Tapos, ito yung mga gagamitin natin. Papalit. Velocity cap. Nibi 30mm. Ayan. So, magmumodify lang tayo ng hindi flange type yung gagamitin natin. Meron na kaming niready dito. TMX nut. Manifold, pinutol. Tapos dito natin ipapasok. So, meron na tayong content about dyan. Paano siya gawin. So, pitch bike lining. Ayan. Sniper TMX. Sniper MX. So, madali lang ito makita. Mura lang din. Nasa mga 600 pesos. Gasket. Andito yung parts ng head. So, second gen to na unit. Medyo matagal ko na itong na-acquire. Yung focus niya. Yun. Ayan, meron pa siyang guma dito. Ito yung sa mga second gen. So, meron din tayong content about dito. Pinagkumpara natin yung sa mga bagong generation sa mga old generation. So, napakaganda ng cams. Ayan. Walang bahid ng overuse. Yung bearing, walang alog. Good pa rin. So, ganyan lang. Basic lang na maintenance. Alaga sa langis. Makikita din natin yan sa guide. Sa chain guide. Ayun. Parang brand new lang. Napakaliit lang ng Merong mga unting bahid na pinagdaanan ng timing chain. Pero pagdating dito, wala kang makikita. Ayun. Parang brand new lang talaga. Ayan o. So at least meron tayong idea. So syempre ginagamit nating langis. Hindi tayo sponsored pero since maganda siya, nire-recommend talaga natin yan. Yung mga barbula ng intake tsaka exhaust, pinagpalit ko muna kasi. Pinag-iba ko muna kasi meron akong gagawin. Meron akong gagawing experiment. So good yung rocker arms. Walang problema to. Good yan lahat. Hindi tayo magtatanggal ng kahit mga gasket. Papalitan lang natin yung lining. Tsaka magpo-port. So ito, tinanggal na natin yung Medyo mahigpit pa yung sa exhaust. Yan. Wala kang makikitang signs na na-overuse siya. Kahit always itong naka-full throttle. Sa intake, ayan, merong sinyalis na nagamit na talaga siya. Pero good to. Wala tong usok, wala lahat. Tsaka ang gagawin natin, wala akong plano na magpalit ng bulb seal. So, ang gagamitin ko pag linis nito, crudo. So, hindi tayo gagamit ng gasolina. Ayan yung mga washer na hulog. Tapos ito, make sure na hindi ito mahulog, baka mabingkong. So, tatago nyo ito. Diyan na lang. Yan, tapos magpo-port tayo, naka-ready na yung mga gamit natin. Tapos ito, lagay natin dun sa mga parts. Yan. Nga pala, yung gamit natin na carburetor dito, is yung binibenta natin na TMX155. Yan, PZ27. Pero yung jet na nilagay ko dyan is naka 110 since naka open carb siya. So yung pinakita kong sunog, yun yung resulta. Kahit naka racing CDI tayo, naka ignition,
stock engine. So hindi tayo natatakot na gaya ng sinasabi ng iba na baka mag-over daw. So hindi tayo naniniwala sa mga sabi-sabi. Ang ginagawa natin, tinitest talaga natin lahat. So at least yan, meron na tayong idea. Pinakita ko sa inyo kung ano yung mga resulta sa loob ng makina. So wala naman siyang problema. Need lang talaga natin mag-open kasi magpapalit ng lining. Tsaka i-condition natin yung head para sa darating na event na sasalihan. So update nyo lang kayo sa anong next na mga gagawin namin dito. Silip muna tayo bago ko mag-start mag-porting. Ayan. So kanya-kanya sila ng gawa. Gagawa rin tayo ng sati. Ayan, so tropa natin isang. Kinakabit niya yung battery. Gamit ang cable tie, kakabit namin sa taas. Isa naman kinakabit niya yung headlight. So nagrepaint lang. Ayan yung isa, nagrepaint ng exhaust. So bago tayo magsimula mag-port, so since 30mm yung carb na gagamitin natin, hindi siya flange type, so ang kailangan natin dito, gagawin natin tong 30.5. so dapat meron tayong 0.5 na allowance para masalo niya ng maayos yung 30mm. tapos kung susukatin natin tong stock na port sa intake, ayan, 29.2 yung sukat niya. Standard to, so hindi pa to nagalaw. Ayan. So medyo marumi siya. Ewan ko kung bakit maitim siya, tingnan. Siguro dahil sa tagal niya na hindi siya nalinisan. Ganyan kaya. Ganyan talaga siguro yung epekto. So, gagawin natin itong 30.5mm. Tapos dito, meron, pooperahan din natin to. Meron tong tamang sukat para sa ano, endurance. So, meron tong sukat for touring. So, babalikan na lang namin mamaya. Ayan yung sa exhaust din. Papakita natin yung difference. Wala talaga makita, ang itim. Ayan. So update na lang tayo mamaya.